Magandang hapon po mga kapamilya at kapuso. Muli magluluto po tayo ngayon ng ulam para sa hapunan ay ang kinamatisang tilapia. Ito pong ating mga sangkap. Uunahin po natin ang unang sangkap, ang ating pangmasang isda. Ito po ang tilapia. Yan po, napakasariwa pong ating tilapia. Sarap po yan dahil sariwang sariwa. At isusunod din po natin ang kanyang partner, ang ating gulay. Napakasariwa din po. Bagong bili lang kanina. Pitchay po, pitchay. At di rin po nagpapatalo ang kanyang partner. Hindi po mawawala sa kinamatisang tilapia. Ito po ang sili na green po. 3 piraso. Tipid muna po tayo. Okay po. At lilipat naman po tayo sa kabilang dako. Ito po ang ating kamatis. Pampasarap po sa kinamatisang tilapia. Tomato po. Ayan po. Fresh na fresh din po ito. Bagong bili lang po kanina. At ito po ang ating gagamitin ibang sangkap. Hindi po mawawala ang ating sibuyas, onion. Ito rin po ang isang nagpapasarap sa ating kinamatisang tilapia. Yun po. At di rin po mawawala ang ating luya. Napakasarap to sa kinamatisang tilapia. Luya, ginger po. At ito po, gagamitin natin ngayon ang ating partner sa kusinas. Ito ang Magic Sarap Pampalasa. At nandito rin po ang kanyang partner, Ajinomoto Bichin. Ito po, masarap din po. Ayan po. At gagamit din po tayo ng pampalasa ang ating dato puti na patis o pisos po. Ito po, pampasasarap din po yan. At pinakauling ating sangkap, di po mawawala ang ating pangmasang asin. Salt po. Okay po, yan na po, buo na pong ating sangkap. Susunod na po natin ang ating pangbansang kawali. Okay po. Yan po mga kapamilya kapuso, ipagpapatuloy na po natin ang ating pagluluto. Mainit na po ang ating pambansang kawali. Siyempre, lalagay na po natin ang ating pinakaunang sangkap. Ito po ang ating kamatis tomato. Yan po. Ito po ang muna natin ilalagay. Yan. Tapos hahaluin din natin saglit. Yan po, sila. Ito ang sinunod na po natin ang ating sibuyas, onion po. Napakasarap ng sibuyas, sariwang sariwa din po. Susunod din na po natin ang kanyang partner, ang luya. Ayan po. Ayan po yung 3 sangkap. Sama-sama muna natin to. Tapos papuputin po natin. Yung parang style igigisa po siya pero wala po siyang mantika. Ang pagluluto po ng kinamatisang tilapia. Ito po, haluin din lang natin. Halo-halo lang po. Yan. Tapos hihintayin mo lang natin ito na talagang pumuputok po. Yung talagang may kunting katas na po siya. Naghahalo na po yung katas ng sibuyas, kamatis, saka luya po. Ito po.
Ayan lang po, hintayin lang ho natin ito na medyo madurog-durog. Ayan po. Halo-halo lang po eh, may nalaglag pa. Ayan po. Siguro babalikan po natin ito ng kalipas ng ilong minuto po. Ayan. Tatakpan lang po natin ito ang ating tatlong sangkap. Ayan po. Babalikan po natin mamaya. Okay. Okay, pagpatuloy na ho natin ang ating pagluluto sa pinamatisang tilapia. Ayan po. Kita nyo po yan, medyo nagmamantika na po siya. Yan po yung sinasabi kong pinaputok po. Ito po. Ahaluin lang ho natin. Kung medyo nagmamantika na po talaga. Yan po yung hinahanap natin sa pinamatisang tilapia. Wow, sabi ng aming prinsesang bunso. Beautiful bunso. Tapos po, susunod po natin. Lalagyan po natin ng kunting patis. Po. Ang pampalasa ng ating kinamatisang tilapia. Patis, dato puti. Po. Lalagyan po lang natin ng kalahating sandok. Okay. Haluhin mo natin ulit. Yan. Tapos po, maglalagay na po tayo ng kanyang sabaw, ang tubig po. Po. Yan. Okay na po ito. Lalagyan na po natin ng isang tasang tubig. Yan po. Yan. Magdadagdag pa po tayo ng kalahating tasang tubig. Ating kalahating tubig ulit. Yan. Tapos po, ito po ang medyo matagal. Ito po, maghihintay po ito siguro tayo ng mga lalampas ng 5 minuto. Talagang pakukuluhin po natin na matagal. Yun po ang nagpapasarap nisa. Dapat po talagang lalabas po ang lasa ng luya, kamatis at sibuyas. Yun po ang kailangan natin. Kaya babalikan po natin mamaya-maya. Siguro mga 5 minutes po. Para po talaga lalabas yung tinatawag na kinamatisang tilapia. Lasang kinamatisang tilapia. Babalikan po natin. Tatakpan lang natin ulit. Okay. Oh, ipagpapatuloy na po natin ang ating nilulutong kinamatisang tilapia. Ayan po. Wow, amoy pa lang. Kinamatisang tilapia na. Ayan. Halo-halo lang po ulit. At ilalagay na ho natin ang ating mga pampalasa at ang ating green chili po. Yan po. Ilalagay na ho natin ang ating green chili or chili na green. Yan. Pink! 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 At isunod na po natin ang ating ajinomoto. Ichi! O, konti lang po. Siyempre po, hindi po magpapahuli ang kanyang partner, ang ating pampalasa magic sarap. Kunti lang din po. Lalagyan na rin natin ng asin. Salt. Yan po. Kunti lang po. Yan. Tapos halo po ulit. Yan. Kunting lambing lang po sa pagluluto para lalong mas masarap po. Yan. At siyempre, ilalagay din na po natin ang ating sampang palasa. Ang dato puti na patis. Isang sandok lang din po ang ating ilalagay. Yan. Tapos, halo lang ulit. Po. At ilalagay na po natin ang ating pangmasang isda. Po. Lalagay na po natin ang ating pangmasang isda, ang tilapia. Tilapiang sariwa. Masarap ang tilapia pag sariwa. Yan po. Ang ating tilapia. Yan po. Tapos po, halo lang konti. Lalagay po natin yung sabo sa ibabaw. Tapos po, babalikan natin ulit mamaya-maya. Siguro ho, mga ilang minuto po para lang po
Observe po yung sabaw papuntang tilapia. Yan po. Tatakpan po natin ulit. Okay. Ayan po. Babalikan na po natin ang ating pangmasang tilapia. Ang pinamatisang tilapia. Yan po. So, luto na po ang ating tilapia. Yan. Titikman po natin kung anong lasa ang ating pinamatisang tilapia. Yan. Wow! Lasang-lasa pa ang ating pambansang tilapia sa kinamatisang tilapia. Ayan po. Ito na po ito. At ilalagay na po natin ang ating huling sangkap, ang ating gulay sustansya. Masustansyang gulay. Ito po ang ating pitcha. Ayan. Ping, 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 ping. Ayan. Ping ulit. Ilalagay na po natin. Po ang kanyang partner sa kinamatisang tilapia po. Yung iba naman po, talbos ng kamote. Yung mas madalas po talaga, pichay po, mas masarap. Pero depende rin po sa pagluluto talaga. Meron din po talagang mahilig sa pagluluto. As in, nakukuha po yung timpla. Ito po, lalagyan din po natin ng sabaw papuntang ibabaw. Kunti lang po talaga ang sabaw ng kinamatisang tilapia para po masarap. Yummy! Yan lang po. Yummy, yummy! Yung iba po kasi masabaw. Kailangan kasuhan natin dito yung talagang lasang kinamatisang tilapia. Yan po. Mga ilang minuto po ito, okay na po ang ating kinamatisang tilapia. Babalikan po natin mamaya. Tatakpan natin ulit. Okay po. Yan po, babalikan na po natin ang ating ulam para sa hapunan ng kinamatisang tilapia. Wow! Yan po, amoy palang masarap na. Yummy! Wow! Ililipat na po natin sa ating pambansang mesa. Yan po. Ililipat na po natin. Papatayin na po natin ang ating pambansang super talan. Dahil wala po kami sa amin. Yan po. So, ililipat na po natin sa aming pambansang lamesa. At muli po, ito pong ating ulam para sa hapunan ng kinamatisang tilapia. Muli po, nagpapasalamat po ako sa mga nanonood. I-invite ko po kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Kusinas Cooking Sarap TV. At please po, pakilike na rin po, share, comments. Yun lang po. Muli po, nagpapasalamat ako muli. Ito po ang ating ulam, kinamatisang tilapia. Po, ingat po tayo lagi, and God bless to all. Okay po.